inokupahan po yan. And possession is now with the S. Thought we were engaged in the search for the truth kasi yung hindi nila po pinangalanan kung sino yon. Parang showbiz. At ang umuupa po ay isang Chinese national. She has a right to be in the Philippines. So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya. One of those apprehended in the Tubang Benguet home is actually a wanted fugitive in China. Ang may-ari na rin bahay, Secretary Roque. Pati na ang tunay na kumakanlong sa mga pugante. Huwag niyo pong lokohin ang komite. Nagkondukta po kayo ng raid nitong weekend sa isang subdivision. Nag-raid po kayo ngayong weekend sa isang subdivision sa Tuba, Benguet. Pwede po bang may ulat tungkol sa raid na iyan sa komiteng ito? Halimbawa, bakit po kayo nag-raid? Sino ang nadatnan nyo? At sino may-ari ng bahay na yon? Para po sa mas better discussion sa description, yung pong chief namin ng Intel Division ang mag-discuss. Alright, please. Chief Intel, kumari pong lumapit kayo rito. Nakapag-sumpa po ba kayo kanina? Alright, thank you, sir. Please take your seat. Ano pong pangalan niyo, sir? Good morning, Madam Chairperson, the honors, and morning to this committee. Fortunato S. Manahan Jr., Madam Chairperson, Chief of the Intelligence Division. Chief Manahan? All right, thank you, sir. So, pakiulat sa komite kung yung dahilan ng pag-raid, kung mayroon at anong identity ng mga taong nadatnan doon at yung may-ari ng bahay na iyon. Please proceed. Madam Chairperson, last Friday, there was a coordination ng PAOP sa aming bureau, sa aming commissioner to conduct an operation sa Benguet. And the Bureau of Immigration issued a mission order signed by the commissioner for a certain subject. Nag-dispatch po tayo ng team to join the PAOP, and then two foreign nationals po ang na-arrest po and now in the custody of the PAOP. Sino po itong foreign nationals? Madam Chair, one male and one female. The female is a Chinese national. The male is a Cambodian national. Okay. At ano yung specific na dahilan na nag-raid kayo doon? At ano yung kinalaman nitong dalawang nadatnan ninyo, kinustody ninyo, anong kinalaman nila doon sa dahilan ng pagpaparaid? Madam Chair, the information received through the coordination of PAOP, yung target subjects daw is involved sa Bambana raid a few months ago. So hindi lamang po involved sa Pogo in general, pero particular sa Pogo sa Pamban. Ibig pong sabihin mula Pamban, maaring tumakas sila basta lumipat sila sa Benguet. Wala naman tong information na ganun, pero yung subject po is sighted daw po sa Mountain Province. Okay, so subject persons na umaga persons of interest kaugnay ng Pamban Pogo na site sa Benguet, kaya pinarate po sa BI. Together with the PAO. Yes, so BI and PAO. And sinong may-ari ng bahay kung saan nadatnan yung Chinese woman at Cambodian man? Madam Chair, yung Bureau of Immigration po, wala akong personal knowledge dun sa name or ownership of the residence. We're just after the foreign national stated dun sa mission order issue. So, sa mission order, paano dinescribe nung PAOK yung bahay na pinaparade sa inyo kasama nila?
only the name of the foreign national stated submission order. But that's it. Alright. May tanong si SP. Is there a representative from PAOK here? Present? COMSEC, nandito ba ang PAOK? When you applied for admission order, di nyo in-specify kung kaninong bahay yun, i-rate din nyo? Yes, Madam Chairperson, Your Honor. We're just after the site and the name. Didn't you dare to ask who owns the house? Hindi po. Usually, when we conduct operations po, hindi naman po namin tinatanong kung sino yung may owner. Owner of the establishment or owner of the house. Okay, as we speak, wala pa kayong alam kung kanino sin may-ari ng bahay? Wala po, Your Honor. Kasi lumalabas kasi merong may nag-interview ang may-ari daw ng bahay, Secretary Roque. Secretary Roque, sa inyo ba yung bahay na yun? Well, unang-una po, magandang umaga po kay Senate President Potempre, kay Madam Chairperson, Senator Antiveros, at kay Senator Agachalian, sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon, at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay re-require siya na magpakita ng alien certificate of registration. At lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa, meaning she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, eh ako po'y talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo, at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Atenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit niyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ine-emphasize ko po, regardless of the ownership, that is a contract of lease, which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga pong malaman, eh kung nakita nila dun sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, at again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is a partner of my or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagre-reklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at the time ang nasa residential homes. So talaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan, at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban,
At dahil ang alam ko po, na due diligence din naman kami kung sino yung lalaki yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na ilingga po dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Roque and SP Pro Temp. But follow up lang, Attorney Roque, sabi niyo korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng PI. Sabi niyo sa ano yan, sa corporation, but you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, aling corporation po iyan? Ang pangalan po ata is PH2, hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Pero wait a minute, dapat maalala niyo po. Well, you intend to mahaba po yung pangalan. You are 100% ownership. Anyway, maya-maya po, darating po what yung... What does PH2 stand for? Well, po? Ano po yan eh, that's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. PH2, why, what's the whole address? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? Phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contact of lease para ipakita rito sa committee na ito, no? Na, and sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero anong percentage po ang, ng ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako ngayon, no? 10%, 20%. Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa... Ang majority is another corporation PH2. Po. Another what is corporation. That other corporation? It's Biansham Holdings po. Ano pong pangalan? Biansham Holdings. Biansham? Holdings. Holding. B-I-A-N? C-H-A-M. Biansham Holdings. Holdings. Yes, yes. Magkano, ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. Sa Biansham Holdings. Pero minority. It's wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Biansham Holdings. Sino pong incorporators ng Biansham Holdings? Attorney Percival Ortega po. At yun po, naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh-huh. I think meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan. Pero I think meron pang, well, minimum of 5 po yan. Pero majority shareholder is Attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholders, shareholder, si Attorney Percival Ortega para sa Biansham Holding, there's at least one other attorney at tatlo yes, pa for a total of 5. But okay, I confirm po that we're in the process of buying into Biansham now. Alright. And sabi nyo nga, interest. You want 100% ba or controlling? We will have a controlling interest of Biansham po pag natapos na ang mga papeles. Alright. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan, nung ako po yung umalis sa gobyerno, nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, eh, hindi na po ako tumira doon, pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision? Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Biansham Holdings sa HOA ng subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that lahat po ng mga dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para well, sa ano po, Biansham? It is also Biansham, no? That pays for it, no? Uh-huh. But in any case, hindi ko po dinideny that, you know, that is a house that I have an interest in. Uh-huh. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Mm. So, for the record, yung Biansham Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp. o FBMHC
na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. You deny it. Okay. Yes, ang well, application po is proper... AFAP. Uh-oh. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay. It we is will not ask with that. All right. We will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs later. Wala po yung application at all with PAGCOR. Yes. Well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin that's siya a real estate development company na nag-apply po for accreditation sa AFAP pero hindi na po na-pursue. Okay, we will ask that of ano? AFAP po. No. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from PAGCOR and if necessary, invite AFAP to the next hearing if necessary. Pero itatanong muna natin sa PAGCOR mamaya. So, attorney, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay. May bantay po. Okay po. Salamat. Thought we were engaged attorney, in the search for the truth. Oh, definitely we are. Kasi yung hindi nila po pinangalanan kung sino yon, parang showbiz. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He's really Chinese. And as per our Chinese informant, he's a red notice fugitive, very high level, and he has already defrauded 100,000 people. So, napakasama po ng record po ng taong iyan. Huwag nyo pong lokohin ang komite. Hindi porque banned na ang POGO, ay we will stop holding people to account. Dumilitaw sa nakuha nating dokumento, nagagamit ang pagbubuo ng iba't ibang kumpanya para itago ang tunay na nag-ooperate ng isang POGO, pati na ang tunay na kumakanlong sa mga pogante. Para maging ganap ang tagumpay ng ban sa POGO, these systems also need to be fixed.